pa rin sa mga pinakamainit na pinag-usapan over the weekend itong first week o going to second week ng November ay ang nag-viral na photos and videos ni na Dominic Roque at saka ni Su Ramirez sa isang bar sa Siargao na parang nakita nga na may mga kissing ba? Hindi. Agad-agad ngang lumabas sa mga chika is yung may namamagitan sa kanila kasi parang ang pinalalabas ng mga Marites eh naghahalikan yung dalawa doon sa isang bar. May mga nagkukuwento naman na di umano parang may mga grupo sila doon sa table na parang katuwaan di umano na parang ano ba tawag doon, charade ba yun or yung may parusa-parusa na ano na parang truth or dare, truth or consequence, something like that. Na kaya daw dumano may pero walang nagpatotoo kung ano ba talaga, but ang pinag-usapan kasi is yung nag-viral ito at inassume ng lahat na may namamagitan nga sa kanilang dalawa kasi in public nagagawa daw di umano nila yung supposed sila gawain lang ng mga may karelasyon or may ugnayan. And then after that kumalat na ngayon itong confirmation ng tagasan nga ba itong si yung politikong jowa niya na anak ni Congressman Benitez, si Javi Benitez na taga Iloilo ba or Negros or something na nagbigay siya ng pahayag itong si JV Benitez, nagbigay siya ng pahayag na kinumpirma niya na matagal na nga pala silang hiwalay nito ni Su Ramirez. Kasi para sigurong isalba din ang imahe naman nito ni Su Ren na para baka isipin ng iba na may relasyon pa sila, tapos lumalandi na, blah, 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 and so on and so forth. Siguro base na rin sa naging samahan nila, may binigyan din niya ng protection yung kanyang ex-girlfriend. And para na rin siguro malinawan ng lahat kasi hindi naman talaga full-fledged na artista itong si JV or Javi, kundi isa siyang politiko. Although, nung pandemic nga po ay napanood natin siya sa ilang mga teleserye, and there was even a time na nahinangaan natin siya dahil ang husay-husay niyang na nakikipag-eksena kina Zanjo Marudo, kina Angelica Panganiban, Cherry Pie Pikachu na nakasama niya sa isang series na madra, ang ganda ng series na nakalimutan ko lang yung title pero napanood natin siya during that time and doon nga rin pumutok at doon nga rin yung kasagsagan ng relasyon nila nito ni Su Ramirez na isa rin naman po sa pinakamagagaling nating artista ngayon at very expressive lalo na yung kanyang bilugang mata na talagang hinahanga ng marami kasi nga sinasabi nila na ang dami daw na ipapahayag na emosyon, mata pa lang. So inakala ng lahat na going smoothly yung kanilang relationship but because of this event or incident na si Dominic Roque ay nakitang di umano yung naghahalikan sila ni Su sa isang bar sa Siargao, pumutok nga yung balita and to the rescue nating matatawag yung confirmation na sinabi ni JV or Javi na matagal na silang break at maganda ang kanilang naging break up, magkaibigan pa rin sila at maayos, hindi nga lang siguro sensational gaya ng mga ibang breakups na nagaganap sa mga celebrities natin but you know mutually agreed on and may respeto, may alam mo yung may pagmamahal pa rin at may you know may kadisentihan pa rin na sinasabi kaya lang because of the maraming Marites because of the so many mga sangasangang issue, binibigyan at nalalagay nga siyempre sa hindi magandang posisyon ang kagaya ni Su na babae pa naman. Pero si Dominic Roque naman, wala namang siyang sinasabi kahit ano pa. Hindi naman siya nag-deny, hindi rin naman siya nagko-confirm. Dahil sa ngayon, actually zero. Wala pa siyang binibigay na pahayag. Although may nababasa kami na kahit di umano si Marco gumabaw na kaibigan din nila eh may parang may kinalaman sa issue nitong whatsoever but ang alam lang namin magkakatrabaho at magkakaibigan sila sa totoong buhay but on anong kung ano man yung naging papel ni Marco diyan aalamin natin niya sa mga susunod nating pagtatanghal dito sa Unbearable Channel kasi ang inaano lang natin dito is nakaka-alarma lang yung mga alam mo yon hindi natin alam kung gumigimik ba or what kasi
lalo pat may paparating na pelikula na entry sa Metro Manila Film Festival itong si Su, yung kasama siya sa The Kingdom, na pinagbibida ni Vic Soto, ni Piolo Pascual, ni Sid Lucero, Christine Reyes, etc., etc. So, parang pangit namang sabihin na nag-iingay si Su dahil dito, di ba? Although hindi rin naman natin maiiwasan or maaalis sa kanila na may mga privado silang mga buhay at may mga privado silang ginagawa, kagaya ng pakikipag-party with their friends, na isa nga siguro ito sa naging resulta na dala ng mga biruan, dala ng mga, you know, komportable ka sa mga kaibigan mo. May mga nangyari kagaya nga nung nagba-viral na photos and video na sinasabing nilang may relasyon dahil naghahalikan niya. Na pinagtatakan din naman namin dito sa Unbearable Channel kasi bakit na lumalabas ang mga ganitong video or photos kung wala talagang kumukuha, na syempre nandoon din dapat sa lugar, tapos bilang pinapakalat whether kaibigan ba nila yan or bystander lang na naka-observe sa kanila at binivideo sila, pinagtsatsagaan silang stalk, or pwedeng sinasabing within the group din ba yan na para yun nga palabasin yung mag-ingay or yun nga magkalampag ng kung ano diyan. Hindi po natin masasabi at hindi na masasagot kasi sa panahon nga talaga ngayon na laganap ang mga ganyang bagay sa dahil lahat tayo ay naka-gadget, na lahat na kukuha na i-record na, pero hindi natin alam yung buong kwento. But for now, ang alam na natin, kinonfirm na ni JV or ni Javi Benitez na hiwalay na nga po sila. Yung kanilang magandang naging relasyon ni Su, na akala nga natin ay mauuwi sa kasalan, kasi kung aming matatandaan, merong mga naglabasa balita before na parang mag-i-engage na sila or magpo-propose na, pero hindi nga siguro natuloy yun or whatever reason. So yun, natanggapin na rin natin kasi sabi nga natin binata naman si Dom, eh dalaga naman na din si wala rin naman nasabit itong si Su. So wala namang sigurong masama kung silang dalawa ay nagkakaibigan o nagkakagustuhan. Yun nga lang, sa estado nila, sa karya, sa estado nila sa showbiz bilang mga artista, lagi at laging mahanapan ng butas at lagi at laging magbibigyan ng malisya, lagi at laging magbibigyan ng ibang kahulugan ang mga ginagawa nila para mapag-usapan lang. And then again, sinasabi ko nga, sana naman eh hindi ito maging issue dahil ang bida naman talaga sa The Kingdom, although kasama siya sa pelikula at nagbibida siya doon, ang pinakabida naman talaga doon ay sina Bossing Vic Soto at Piolo Pascual. At para sabihing mag-iingay si Su para sa pelikulang ito na entry sa Metro Manila Film Festival this coming December, eh baka naman, at tsaka-tsaka naman pakinggan, di ba doon? Diba? So, well, on that note po, masaya naman si JV or si Javi dahil for the yung mga previous issue na nabalitaan natin sa kanya, is yung pinagtatanggol niya yung kanyang nanay dahil yung tatay naman nila. Nakakatawa lang itong mga politiko na ito dahil nasa politics sila supposedly, pero nadadrag ang mga names nila kasi marami rin sila mga activities and businesses na pinatatakbo, na showbiz ang medium at mga showbiz personalities din po yung involved. Kaya siguro nagkakasanga-sanga, nagkakasabit-sabit at maraming mga pangalang naglalabasan. But one thing is confirmed and sure, hindi na break na sila ni Su Ramirez, at happy naman ang naging breakup nila, masaya. At nagwi-wish nga ng alam mo to, ng happiness and lover life itong si Javi dito kay Su. Habang si Dominic naman, kahit hintay natin na siguro very soon or one of these days magbibigay na rin siya ng kanyang pahayag tungkol nga ito sa lumabas na mga issue, dahil ang mga marites talaga ng social media, especially yung mga talagang may hilig talagang mag-stalk ng mga artista dyan, ang bibilis gumawa ng balita. At sana po tayo naman na nagre-receive ng balita ay hindi naman agad-agad naniniwala at hindi hanggat hindi na-verify. At kagaya nga na din namin, ang dami namin mga pinagtanungan. At kung ano po yung sinabi ko po sa inyo kanina, yun nga din po ang nangyayari sa ngayon. Sana ay mas maliwanagan pa tayong lahat kasi sabi ko nga, dalaga naman si Su, binata naman si Dom, happy naman itong si Javi. So, everybody happy. And on that note, maging happy po tayong lahat dito sa Unbearable Channel. Nagpapasalamat po ako. Abet Nagus!